jurisdiction dun sa batas nung gumagawa ng IRR. Dapat ba bago i-finalize yung IRR, dumaan muna sa approval ng mga mambabatas na sila yung gumawa ng batas? Actually, importante yung consultation at sumali ang Congress o Senado dun sa consultation. In fairness, sa mga ibang agencies, iniimbita nila yung mga mambabatas sa consultation para marinig nila mismo sa mambabatas ano ba yung intention ng batas. Mm-hmm. At madalas ay importante na maganitong consultation kasi mga provision na hindi malinaw, tanungin natin yung mga mambabatas ano ba yung intention. Mm-hmm. At panghuli na lang, sir, recently naglabas na nga ng EO si Presidente para sa total ban ng POGO sa ating bansa. Pero kayo, naniniwala kayo na importante pa rin na maaprubahan yung inyong panukalang batas na permado ng halos lahat yata ng member ng committee? Unanimous. So ano po, sir, may chance ba na ito'y maaprubahan third and final reading ngayong taon bago matapos ang taon? At sisikapin nyo ba ito na maaprubahan bago matapos ang 19th Congress? Matatanda mo, Sally, noong end of 2022, hirap na hirap ako kumuha ng signature. Talagang urong-sulong, hirap na hirap. Mm-hmm. Pero ngayon, 100% ng signature nakuha natin. Mm-hmm. At dalawang bagay, Sally, importante itong batas para hindi na bumalik ang POGO sa atin. Mm-hmm. Dahil nga baka bumalik yan sa bagong anyo. At baka ibang administration, maging iba yung pananaw, ibalik yung POGO. Kaya importante yung batas dahil para ano na ito, para sigurado na wala na tayong, wala ng POGO pwede pang ibalik dito sa ating bansa. At pangalawa, Telly, nakita ko yung mga POGO nagbabago. Ah. Mm-hmm. Dati yung mga malalaking POGO, naging lumiliit na sila ngayon. Mm-hmm. At nakita ko na yung ibang mga POGO nagtatago sa likod ng BPO. Mm-hmm. Diba? Yung controversy dito sa Bataan. Opo. Kung saan sabi nila legitimate BPO sila pero natuklasan ng PAOK na POGO, ano pala sila, scamming activity. So, dapat maging mas mapagmatsyag pa rin tayo at alisto sa mga ganitong bagong anyo ng POGO para kasi nakikita ko after 2025 dahil nga bawal na ito, baka yung iba maglakas loob, manatili pa dito at magtago na lang sa likod ng BPO. So sir, dun sa inyong panukalang batas, kapag ito'y naging ganap na batas, covered niyan pati yung CESA? Kasi parang feeling yes, nila exempted. Yes, covered ang CESA. Ayun, akala nila exempted dahil may sarili silang charter. Hindi, covered ang CESA. In fact, dun sa batas natin, kasama namin ni CESA. Mm-hmm. Dun sa technical working group. At malinaw na sinabi namin kasama yung CESA. At kasama ang CESA at yung mga POGO sa CESA. Mm-hmm. Although sinasabi nila wala silang POGO. Pero sinabi na lang namin na yung definition covers kung ano man yung ginagawa nila sa CESA. At sangayon naman sila at very cooperative ang CESA. Pero dito sa EO ng Malacañang, parang hinihimok lang ba na sumunod ang CESA o covered din po nung EO? Sa interpretation namin, kasama covered naman ang lahat ng IPA. Mm-hmm. Kasi dalawang ano eh, sa EO tsaka sa pronouncement ng presidente, all POGOs are close. Eh. Mm-hmm. So,